So ito na nga mga kasari, dahil matagal tayong walang video, update lang tayo sa ating tindahan. Dahil nga nagpapa-improve tayo ng ating taas, bigyan din naman natin ng konting improvement yung ating tindahan. Ang ipagagawa natin ngayon ay yung mga sampayan natin na yan ay pababago na natin kasi lumulundo siya. Ayan, kung makikita nyo, talagang sampayan yan yung dalawang layer. Yun namang nasa bungad naman natin ay kahoy na yan. Antik na kahoy na yan. Matagal na, mahigit pa yan sa 10 taon. Ayan, nakita nyo kahoy na nilagyan pa sa gilid ng ano yon, tela yon na mayroong langis para hindi siya langgamin. Improve na natin yan. Gawin na natin stainless. So ayan, eto na nga, nung kinabukasan yan ginawa. Nung umaga yan, nag-open pa kami hanggang mga alas 9 or alas 10. Pagkatapos na nung gagawin na ay sinarado na namin. Dahil nga magwe-welding dyan at kailangan maraming alisin at kaya hindi tayo ubrang magtinda dahil baka tayo mapaso ng apoy. Pinatakpan ko ng karton yung aming rep dyan sa gilid at saka sinabi kong patayin na lang niya kasi baka materinsikan ng apoy. Ayan, hindi pa tayo nakakabawi sa ibinili natin yan. Sayang naman. Yung ibang mga tinda natin yan ay pinaglalagay ni Papa sa plastic at saka sa box. So dahil hindi ako nagtinda or hindi ako nagbukas, wala akong ginawa ng maghapon na yan. Ang ginawa ko na lang ay yung lagayan natin ng ating mga sichiria na malalaki. Ayan, yung isa lang na yan ay nilinis ko. Ayan, makita niyo yung puti sa ibabaw na yan, inalis ko na yan, binakbak ko na dahil nababakbak na rin naman, kaya binakbak ko ng tuluyan para pantay na, binakbak namin ni Aki. At nakapagpahinga ako ng tanghali dahil naiga ako pero hindi ako nakatulog. At alam nyo naman na hindi ako sanay matulog ng tanghali kaya nakahiga lang ako pero napahinga pa rin tayo. So ayan, pagkatapos ng mag-welding or naayos na nung araw din na yun, ayan si Aling Tindera dun sa harapan ay nagpatulong akong linisin yung mga nadumihan, talagang napakadumi para kaming binagyo. Nilinis na namin yan, lahat na yan, buong paligid na yan, puro alikabok lang naman ang aming natanggal. Napakaraming alikabok. So ayan na nga ang ating pinagawa. Yung tatlong layer ay ginawa kong apat na layer. Ang tansya ko nga dyan ay talagang mataas. Alam niyo naman din tayo ay hindi naman tayo katangkaran. Kaya parang feel ko eh, hindi ko yan maaabot. Ang tapos ng gawaan dito ay alas 5, kaya nung alas 5 ay hindi naman na rin kami nagbukas. Dahil yung mga tinda pagka may bibili, kukuhanin pa natin namin kung saan dahil nga diba itinabi natin. So ayan yung kinabukasan na kami nagbukas at bumili kami ng alambre. Alambre na yan ay papaikot-ikot lang namin at dyan namin isasabit yung ating mga ibang mga biskuit. Sabi ko kay Papa ay medyo habaan niya dahil nga yun nga baka mahirapan tayo sa pag-abot at saka isa pa si Mara ang nagtitinda dyan, baka lalong hindi niya maabot. So ito na nga nung malagyan na namin ng alambre, ayan yung ibang inilagay ko na yung ibang mga tinapay pero dahil iba ay nasa box pa at hindi pa ako nakakapamalengke, yan lang muna ang nakasabit natin. Mas maganda siyang tingnan compare sa dati at sabi ng mga customer ko ay umaliwalas. Umaliwalas kasi ay tumaas, kumbagay tumaas siya kaya kitang-kita mo yung buong kalooban. At may makikita pa kayo dyan na nakasampay na mga short kasi ngayon kanina sa amin ay umuulan. Wala kasing masampayan sa labas kaya dyan namin isinampay sa loob. So niloloko namin yung mga customer namin na mayroon na rin kaming tindang ukay-ukay short 20-20. At ayan, gabi na naman, kaya oras na ng tulog. Ayan si Aki, nagsiselfon muna bago matulog. Kaya ayan, sabi nga pala ni Aki ay babay na raw sa inyo. Natapos na naman ang ating panibagong araw. Diba sinasabi nga nila, bawal sumuko. Ay mali pala, pwedeng magpahinga, pero bawal sumuko. O yun, tama na ba? Bumabay ka muna! Tumingin ka tsaka bumabay.